Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. So, ako nga po pala si John Harvey Amatorio. Hindi dapat ako unang magpapakilala? Hindi nga po pala. Sobrang excited sa ako. Siyempre, excited ako. May ilan natin gagawin ito, sir. Excited talaga ako. Parang sa buong buhay mo yata, ngayon mo lang ito ginawa sa... Opo. Diba, sa ilang taong mong pag-aaral dito? First time ko po ito. Sayang nga po eh. Nahuli kayo, sir. Okay. Eh, wala tayong magagawa. Isang taon lang ako na imbita ni Sir Albert Escobar. Sige po. At teka, ako naman ang babati sa ito. Maganda na gabi. Magandang araw sa inyo lahat. Kasi siguro kasama rin ako sa mga, tama, excited ako. Kasi ito yung kaunang pagkakataon sinunod ko ito sa isang pagtitipon, sa isang palabas, no? Pero ito, naisang tumutunong nung araw nung gumalap ako bilang Don Simon. Pero hindi namin pag-uusapan dito yung outfit namin nung galing pa sa sementeryo. Pero ito, kabibili ko lang sa Ubay-Ubay. So, okay lang pa. 350. Ganda. Pero, tama. Pero, nandito po tayo ngayon sa television program. Nakauna na po sa Nery R. Joaquin National High School na pinamagatang Kapihan Sanerio. Kapihan Sanerio. Siyempre. Hindi, ngayon na. Magkapit na tayo kasi kanina pa excited yung ating negative na. Oy, magkaroon ko ng Sanerio. Bigyan mo kaming kape rito. Excuse lang po, magbibigay lang po. Salamat. Salamat. Sir, sakto-sakto, terong-terong sa dapat natin, sir. Tama-tama. Isipin mo, tropical country tayo, tapos wala tayong aircon, ventilator lang na iisa. Tapos nakapot pa tayo. Tapos na lang natin magkape. Magkakape pa. Diba? O, kapihan po sa nera. Kaya po kami nandito ay para po kami tumalakay ng mga bagay-bagay sa ating lipunan. At sa totoo lang po, wala lang po kami magawa. Kaya lang po namin ito ginagawa. Kaysa naman kami magdadala lang gabi-gabi dito sa Nery R. Joaquin National High School. Siyempre, gawin na namin mas kapakipakinabang. Kaya mas maganda ang paglulunsad ng isang bagong programa. Teka, nakalimutan mo nun. Bigyan mo lang kung kape yung guest natin. Guest natin. Bigyan mo lang kape. Excuse me pa, magbibigay po ulit ng kape. Ayan, bigyan mo lang kape. Para naman kabakabahan yung dalawa. Okay. Teka, yung camera, balik mo sa amin. Balik mo sa amin yung sige. Dito lang. Dito lang kami. Teka, ano ba ang... Sa programang ito, ano ba ang dapat nating dinadalakay? Kahit ano, di ba? O, kahit anong bagay, sir. Pero, yung makabuluhan at merong makukuhang aral ng mga manunod natin. Oo, mga makabuluhang bagay. Kagaya ng ano, yung mga may init na issue ngayon. Kagaya nung tungkol dun sa kampanya ng gobyerno. Opo, dun sa ano. Sa illegal na droga. Sa droga, biyera ko sa droga. E pati ba yung ano, pati ba yung mga pinag-laban ni Digong Duterte at saka ni Obama? Issue ng... Oh sir, meron issue nun. Totoo ba yun? Minura talaga ni ano, ni Digong si Obama? Ang sabi kasi ni Digong sir, hindi naman daw. Ah, hindi naman daw. Pero, sabi kasi yung ano eh, yung... Alam mo kasi, may mga tao na... Yung bulak lang ng dila na namura. Sige, siguro, ganun din yung ginawa ni Digong sir. Parang yung ano, ginawa niya kay Po. Oo, parang ang ginawa niya kay Po. Minsan kasi bulak-lak lang dila ng tao yun. Hindi mo naman talaga intensyon na murahin yung tao. Kaya lang, dahil bulak-lak ng dila, nakagawin mo mula nung bata ka pa. Kasi nagsisimula yun mula nung bata ka pa eh. Lahat ng kalokohan mo sa katawan mo, magdadala mo minsan. Hindi mo naiisip na presidente ka na pala ng Pilipinas. Kaya naaalala mo, ay, presidente na nga pala ako. Eh, kasi siya kasi yung isa sa mga naging... Siya, parang sinasabi ng media na siya yung kakalaon na presidente na nagmula talaga sa local politics na biglang naging presidente ng Pilipinas. Parang mayor, presidente agad, sir. Hindi malang dumasok yun yung senador, sabi ko yung congressman. Buti pa nga sila yun ni Aquino, nag-congressman muna. Tapos naging senador kahit 3 taon lang. Siguro may isang kahalin tulad dyan. Si Binay, si Vice President Binay yung dati. Mula sa pagiging mayor na Makati, naging Vice President. Vice President. Kaya lang, mas mataas po yung... Mas mataas. Kaya lang, tsaka di ba pagkano kasi namin Vice President, hindi naman talaga ganun yung trabaho niya. Parang hinihintay lang niya na kapalitan niya. Kapalitan niya yung president. Ano ba yung mga dahilan para maging makakot yung president? Parang kapag namatay yung president. Parang ibig ba sabihin, nagiging religyoso yung Vice President, lagi na namin. Nananangin, parang namatay. Ganun ba yun? Biro na yan, sir. Biro na yan. Hindi. Nasabi ko lang. Tapos, limbawa, yung nag-resign yung presidente.
Maaari kung ano man yung dahilan niya. Yung pagkakaya na nangyari kay ERAP dati, 2001. Impeachment, sir. Oh, impeachment, tama yon, tama yon, impeachment. Kaya marami pong mga bagay-bagay na nagiging dahilan kung bakit ang Vice President ay bigla nagiging Presidente. At kung halimbawa, yun nangyari nung panahon ni Manuel Rojas na namatay sa sakit sa puso, di ba? Apo. Naging Presidente bigla si Manuel, ay si Manuel, si Pidio Quirino. Pidio Quirino. Tapos nung mamatay naman si Ramon Magsaysay, ang naging Presidente ay si Carlos P. Garcia. Kaya napakahalagang bagay na mayroong Vice President. Pero hindi natin tatalakay ng tungkol sa pagkakaroon ng Vice President. Okay. Meron po tayong topic ngayon na matagal na pong usap-usapan sa mga kalidyan, sa pamahalaan, sa mga bahay. Tagal na usap-usapan to, sir, itong issue na to. O, pati yata sa kubeta, pinag-uusapan. Opo, tapos nagpapasabi na yan. Ang tinutukoy po namin ay tungkol sa yung sinabi ni Digong, nang pagka daw siya naging presidente ng Pilipinas, ibabalik daw niya ang parusang kamatayan. Sa pamamagitan ng, ano ba yung gagawin niya pagka binitay niya yung tao? Nagkaroon na magbitay, no? Ilulubit niya. Oo, gagamitan niya ng lupe. Pura lang naman ng lupe. Pura lang naman ng lupe. Except, di ba, pinatigil na yung death penalty dati? Oo, pinatigil na noong 2006 na si Gloria ang naging Pangulo ng Pilipinas. Eh, sinong Pangulo ang nag-ano, sir? Nag-ano yan? Nagbalik? Nagbalik yan. Panahon ni Ramos. Ano si Ramos ang nagbalik niyan. Katakataka nga na si Pangulong Ramos ang kauna-unahang protestante na presidente ng Pilipinas. Alam naman natin na Christian yun, di ba? Pero siya yung nagbalik ng parusang kamatayan. Pero ang kakaiba doon, ibinalik ang parusang kamatayan na ipapataw lamang sa mga heinous crimes, mga karumal-dumal na patay. Na hindi yung pagpatay, yung pasakrimen. Pasakrimen, oo. Pasakrimen na karumal-dumal. Kasi nung panahon ni Ramos, nauso yung hindi nang ginagahasa, halimbawa. Sinasaksak ng marami, tapos yung binabagsakan ng adobe, okay. Yung binababoy yung ano, binababoy yung rating. Ikaw, ano masasabi mo? Payag ka ba ibalik ang parusang... Sa akin naman, sir, payag ako. Pero doon lang din sa tulad ng dati kay Ramos, na sa mga heinous crimes lang po siya. Kasi, hindi ka lang namang patawan mo ng parusang kamatayan yung ano lang, nangupit lang sa ano, din ka. Oo, parang story, yung sinasabi mo nangupit, hawig yun doon sa story nung Les Miserables, nagnakaw lang siya nung ano, nung tinapay. Doon nag-umpisa yun eh. Kung sa mga na-familiar po sa story ng Les Miserables, Victor Hugo, yun po yun eh. Naalala ko kasi nakupit. Alam ka namang ikulong mo, gawin mo yung patawa mo ng minus plan. Kung sa bagay, sa bakit, paano ng Katika, nangyayari yan eh. Pagka lang pagkikita ka lang sa Crystal Mayor, siya yung nangupit. Pagbibintangan ka, pagkakagayon yung nangyari kay ano, kay Chris Pinsen, no, di may tangere kung nakakagayon. Yung pinalo siya ng ni Padre Salvi ba yun, sir? Oo, si Padre Salvi yung pumalit kay ano, kay Padre Damaso. O sige, papakilala na ba natin ng ating mga panauhin? May mga panauhin pala tayo. Sa sila galing, sir? Hindi mo nakita, katabi mo na. Masyado kasi ang aming po mga panauhin ay nagmula po sa aming sariling paaralan. Sila po yung dalawa, sa apat po sila dapat. Kaya sila po yung dalawa sa mga matitinik na debaters na Nereo R. Joaquin National High School. Para po sa kaalaman ng mga ating tagapanood, ang Nereo R. Joaquin National High School ang nagkampyon sa isinagawang 8 Armand Dimagila Inter-School Debating Championships. Sila po yung champion. Nagawa po na. Napanood natin yun. Kung baga parang hindi mo akalae na panaginip ba ito na nanalo kami. Sa totoo lang, hindi naman chamba yung panalo namin kasi pinaganda namin. Ako bilang assistant coach at saka tactician ng grupo, nagkaroon kami ng game plan eh. Ganun lang naman yung game plan lang naman yun. Hindi ibig sabihin na parang, kasi parang lumalabas, pagka yung isang side yung binili mo, di ba parang ganun minsan sa debate, meron na parang lamang na yung isa, kahit wala pang labanan, parang lamang na. So parang ang dating, panalo na kami yung kalaban, o kaya panalo na kami.
Ako sir, sinubaybayan ko yun eh, mula elimination. Oh, elimination, yung akalapan natin, Maplasa National High School. Oh. Semi-finals, Apex. Mm. Tapos nakarating tayo ng, ano sir, Grand Finals, nag-champion pa tayo. Oh, oh. Teka, yung sa Apex, yung ginanap sa St. Michael's Calcium Laguna, sila ang defending champion. Defending champion ng Apex. Oo, oh, defending champion. Okay, ang hirap-hirap kalaban. At tapos, pagdating ng August 20, ano ba? Pecha yun? August 26. August 26 ay nakaharap namin ang Jacobo Gonzalez Memorial National High School. Alonte Sports Arena. Sa Alonte Sports Arena. At doon namin pinatunayan na kahit maliit po yung aming paaralan, ay kaya naman namin pumatay ng isang higante. Hindi naman pumatay. Ako ay graduate ng GIMSA, noong 1997. Kaya sa totoo lamang po ay masakit po sa akin ang pagkatalo ng aming alma mater. Pero wala pa akong magagawa dahil nandito na po ako sa Nery Joaquin National High School. Kailangan pa rin pagtanggol na karangalan ng aming pakala. Oh, pakilala na natin sila, sir. Tama. Ikaw lang magpakilala. So, nagmula siya sa grade 10 session. Ang una natin panauhin ay... Sorry, sir. So, I'm sorry. Ang una natin panauhin ay nagmula sa section ng ako, grade 10, Dexter Torculas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po ulit, si Dexter Torculas mula sa grade 10 up. Ay, Milo pa. Napakulo. Ngayon pong araw na ito, ay gusto kong ipahayag sa inyo ang aking saloobin o pahayag hinggil sa usapin na binabanggit kanina ng ating mga host na si Sal Miranda at si John Hardy. Teka muna. Huwag ka muna, ano, nag-i-introduce ka pala. Introduction muna, mamaya na yung... Excited. Ang totoo po niya, siya po kasi yung team captain ng ano ng Nery Joaquin National High School. Kaya parang hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya yung fighting. Yes, sir. Ganun yung paraan ng pakikipag-usap niya. Kaya, so, papakilala ko yung pangalawa. Okay, pangalawa muna. Ang pangalawa natin. Pangalawa talaga, dalawa lang yan. Pangalawang panawin. Magmula din sa section ng Apo, sa grade 10, Stefan Omori, siya po ang unang tagapagsalita. Magandang pag-aaral sa lahat ng mga nanonood sa ating sa Facebook man or live dito sa Katiyan sa Dedyo. So ako muli si Stefano Morris ng grade 10 Apo. So kabago si Stefano Morris. Kasi pare-pareho kami dito ng first time. Siguro ako yung parang hindi first time kasi parang gustong-gusto ko talaga magpakita sa camera. Ayan. Ito pong aming dalawang panahonin ay magtatanggol ng dalawang panig. Na parang ginawa na nung panahon na yon na sila nakikipaglaban. Ang pag-uusapan po nila ay tungkol sa tama ba? O di dapat ibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas? Yan, dapat ba o hindi dapat ibalik ang parusang kamatayan? Kasi nga... Sagad na, sir. Yung kapi nyo. Asaan? Hindi. Nagpapakasabi ko kay Patrick, magpakulo eh. Di pala tagal. Nakatagal lang pala. Sabi ko, dapat magpapakulo ka ng bato. Nagal ni Patrick. Oo, naghihintay kami. Kaya nga tayo sinabang nakapihan sa Nery. O, kasi tayo ay nagkakape habang nag-uusap. Kapi po tayo. Nakakape tayo. Tayo ay tatalakayin natin tungkol sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa Philippines. Kasi isa sa mga malaking issue dito yung sinasabi ng mga anti sa death penalty. Paano kung innocent yung tao? Pagka napatay mo yun, parang kagaya nun, kaya ba natin ang sinasabi ng iba, pagka namatay yung langgam, kaya ba buhayin yung langgam? Walang makakagawa nun, makakabuhay ka ng ano, ng langgam. Kaya buhay kasi yung pinag-uusapan natin. Ikaw, alam mo yan kasi ano ka sa Kristen ka sa simbahan. Kaya pinagtatanggol natin ang buhay, sir. Ang buhay ay mahalaga sa ating lahat. Kaya hindi tayo basta-basta pumapatay ng isang buhay. Tama-tama yun. Lalo na kung buhay ng tao. Kasi kung yung mga buhay ng langgam, buhay ng ipis, mahalaga yun. Kasi ang Diyos ang may gawa nun, mas lalo pa siguro ang buhay ng tao. Pero sabi naman daw ng mga pro, sir, meron naman daw mahabang proseso. Mahabang proseso na lang na ginagawa ang mga ang hukuman para... para malaman yung resulta ng kaso. Oh, malaman ko talagang guilty yung ano, yung napatawan ng parusang kamatayan. Kumbaga, pag pinatawan na, halimbawa, ikaw yung hukom, pag pinatawan ng parusang kamatayan, ngayon ba mismo, bibitahin na. Tama. Parang ganun yung naiisip ng iba kasi pag sinabi bibitahin na ngayon. Tama. Diba? Ngayon, gusto namin marinig ang tungkol sa panig ng sang-ayon. Sang-ayon tungkol sa death penalty. Ano, sino ba ang magtatanggol sa panig ng sang-ayon? Ayan, magtatanggol ng Dexter Torculas. Dexter Torculas ang team leader ng
debate nung lumabang kami sa ano sa 8 Arman di Manila school debate. Magandang araw po ulit sa ating lahat. Ngayon, hindi po ba tayo naalarma sa iba't ibang mga laganap na krimen sa ating bansa tulad ng pagpatay, paggagahasa, prostitution sa kabataan at pagnanakaw sa kabanang bayan? Di ba po ang tanging nating solusyon para lutasin ang mga ganitong problema ay ang ating katarungan? Kaya naniniwala po ako na dapat nating ibalik ang death penalty sa bansa. Kasi nga po, babawasan ito ang mga kriminal na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Ang paalala po, ito ay para lamang sa mga karumal-dumal na krimen. At hindi po ito para lamang sa mga iba't ibang ordinaryong krimen na nangyari sa ating bansa. At syempre po, para patunayan ko ang aking sinasabi na karapat dapat nating ibalik ang death penalty sa bansa. Meron po akong mga basehan, mga legal na basehan at praktikal na basehan kung bakit po ba dapat nating muling ibalik at buhay ng death penalty. Una po kasi, merong itinatakda ang ating konstitusyon sangayon nga po sa Article 3, Section 19 ng 1987 Constitution. Maaari daw pong muling itadhana ang death penalty kung ito ay gagawa ng susog na batas ng ating Kongreso. So, ipinapakita po nito kasi po ang death penalty ay inabolish po nung panahon na ginagawa ang 1987 Constitution. Kaya po, merong pagkakataon na maari itong muling buhayin kung itatadhana ng Kongreso. Kaya ito po inaayon pa rin sa batas. At sangayon din po sa ating Constitution, alam naman po natin lahat na hindi dapat alisan ng buhay ang isang tao nang hindi dumadaan sa kaparaanan ng batas. Pero hindi po ba dumadaan sa kaparaanan naman ng batas ang death penalty? Dahil ito'y dumadaan sa tamang proseso ng paglilitis sa ating mga hukuman sa Korte Suprema. Kaya po masasabi kong ito po ay makatarungan at hindi naman po lahat ng desisyon ng Korte Suprema ay lumalabas na mali. Maputol kita dyan. Sinasabi mo makatarungan talaga ang death penalty. Opo, sir. Mamaya, tatanungin naman natin ang panig ng disangayon tungkol sa death penalty. Pero bago mo sabihin ang sagot mo sa sinabi niya na makatarungan ang death penalty, magkakaroon muna tayo na magpabalik muna tayo dahil magkakaroon tayo ng isang pagkalastas. Pabalik kami. Pabalik kami. Sir. Binabati ng Nero R. Joaquin National High School ang mag-aaral nito na si Dexter Torculas at ang kanyang tagapagsanay na si Ginoong Rodolfo Miranda matapos niyang makuha ang ikalawang pwesto sa ginanap na ikasampung biglang pagbigkas o extemporaneous speaking sa Filipino noong 21 Agosto sa University of the Philippines, Los Baños. Dexter Torculas, ipinagmamalaki ka ng ating paaralan. Ang pagbating ito ay hatid sa inyo ng The Joaquinian Chronicle Campus Media at ng Nero R. Joaquin National High School. At nagbabalik na po kami sa Kapiyan sa Nero. Kape, kape tayo dyan. Second batch na ng kape to, sir. Oo, second batch na. Ang lakas namin magkape. Oo, mamaya, hindi na kami makakatulog nito. Oo, yung tagapagkape natin, pagod na. Mamaya, siya na yung ikakape natin. Ikakape natin. Pagka tayo, mamaya ang gabi, nakagano'n tayo. Hindi tayo makakatulog. Kaya na yan. Okay. Saan na tayo natapos kanina, sir? Pinutol ko kanina kasi nga magpapatalastas tayo para sa ating sponsors. Sinasabi ni Dexter Torculas na legal naman yung yung tungkol sa death penalty. Kaya tama-tama na. At saka ipinapayagan naman sa konstitusyon na ibalikan parusang kamatayan, lalong-lalo na kung ang parurusahan mo naman ay yung mga nagkasala ng heinous crime. Pag-imba-imba lang ng mga ginawa niya, yung mga dumal. Yung kakaiba nga kasi ngayon, yung halimbawa, pag pinatay, tinachap-chapin pa, ginagawa yung atado, inaatado pa. Diba? Grabe, mga kriminal. Ngayon naman, nais natin marinig ang panig ng ng hindi sangayon sa death penalty. So, ulitin ko lang yung namin, yung pinagtatanungan na yung proposition, dapat bang ibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas? So, nagsalita na yung sangayon. Ngayon naman, yung panig naman ng disangayon na magsasalita. Okay, Stefano Morris. So, magandang araw ulit. Kinakabahan talaga ako eh. So, ayun na nga, sinasabi kanina ng kaklase ko na sangayon siya sa pagpatawad ng parusang kamatayan dito sa ating bansa.
Huwag akong tatanungin, syempre, dalawa lang naman ang proposition, ay dalawa lang naman ang pagtatanungan dito, sang-ayon ba o di sang-ayon? So ako, hindi ako sang-ayon dyan sa parusang kamatayan na yan. Sila sabi niya makatarungan, di ba? Hindi ba pwedeng reclusion perpetua na lang ang ipataw sa mga nagkasala? Mas makatarungan pa ang reclusion perpetua kaysa pumatay ng tao. Hindi ba? Tapos, ang death penalty ay napakamahal. Sinasabi nga nila na si Duterte daw ay bigti lamang ang gusto. Mura lang naman ang lubid. Oo, mura lang ang lubid. Pero kung tatanungin natin ang proseso, proseso ng pagpapatupad ng death penalty ay lubang napakamahal. Kung yung mga pera na gagastusin sa proseso na yon ay ilalaan na lang natin sa mga NGOs. Magdaan tayo ng pondo para sa mga mas kailangan pa nating i-improve dito sa ating bansa. Kagaya na lang ng kahirapan, bakit ba nagkakaroon ng kriminal? Iba tayo sa kahirapan? Kung wala ang kahirapan, walang kriminal. At hindi na rin kailangan natin ang death penalty. Teka, maputol kita dyan. Sabi mo kasi kanina, napakamahal ng proseso ng death penalty. Teka, paano naging mahal nun? Di ba kung bibitayin mo lang naman, lubed, o kaya yung lethal injection, di ba chemical lang naman pinagwalo yun? Ano lang yun, wala lang yun, sir. Pindutin mo lang na gano'n, patay na kagad. Paano naging mahal? Kung sa lethal injection, sir, pag-usapan natin, yung mga chemicals na ginagamit ko, mahal. Di ba? Pwedeng ilaan sa mga ibang proyekto pa ng pamahalaan kung ukol sa kahirapan. O kung bigti naman, diba, lubid lamang, napakamura, yung proseso nun, araw-araw na tubig, araw-araw na pagkain, ang ginagastos doon para lamang ipasa ang death penalty. Kaya kung ako dapat... Hindi ko sabihin, lumalabas na, ano ba yun, yung atinutukoy bang mahirap yung mahal doon, yung gagamitin materials, o yung proseso kasi... Diba pagka pinatawa naman ng death penalty, hindi naman kagat ura-urada, bibitayin mo yun eh. Pati sinabi na kanina sir, yung araw, yung pagkain. Mm. Kasi diba, pag tinulong naman, pagkain din ang kailangan. Pakakain mo rin, palalamunin mo yung kriminal, diba? Pero sir, sa atin kasi, ayun nga, pagkain, sa kulong, pagkain din. Pero mas makatarungan pa rin kung reclusion perpetua or habang buhay na pagkakabilanggo. Kasi kung titignan natin lahat na nakabilanggo sa bilangguan, parehas ba ang atmosphere dun sa loob kaysa sa labas? Hindi ba't pagpapahirap na rin yun sa kanila dun sa loob ng kulungan? Ang ginagawa sa kanila dun kasi mamimiss mo lahat ng mga pamilya mo, anak mo. Hindi ba't pagpapahirap na rin yun sa kanila? Sir? Diba? Hindi ka na kumibuo dyan, ako. Hindi ako kumibuo. Parang naman ako siya, tama talaga siya. Tama ba yung naman sabi niya? Di ba bayag tayo? Na hindi tamang ibalik ang death penalty. Siyempre, tulad nga ng sinabi niya kanina, na sapat na daw ang reclusion perpetua para sa mga karumaduman na kanina. Oo. Siyempre, pasusubalian ko yan. Kasi tulad na lang ng kaso ni Pablo Escobar, na nakulong siya, pero napatunayan na tuwing gabi ay nakakalabas siya ng kulungan. Pag nasa ng hustisya doon, hindi naman sapat yung kasi, di tulad na nga lang sa atin, sa Bilibid, di ba? Yung mga ilang mga drug lords na nakakulong doon, grabe ang gagarbo ng mga kubol nila. Mayroong jacuzzi, may mga telebisyon. Ayun ba ang reclusion perpetua? Naghihirap ba sila sa diba? Parang di rin naghihirap. Parang sa loob ng kulungan. Tsaka sir, lalong naging komportable pa sila dun sa kulungan. Hindi, tsaka kung komportable nga sila, kasi meron pang may libreng ano, janitor, yung guwardiya. Hindi sila matatakot patayin. Kasi may guwardiya. Parang ganun ba yun? Ay, ako naman sir, hindi naman ako sakayin sa sinabi niya. Okay, kung ganyan ang magiging pamamalakad yun nga sa bilangguan, hindi ba pwedeng ang lutasin muna natin ay yung sa loob na bilangguan na sinasabi mo na may jacuzzi, yung muna lutasin natin bago tayo magpadaw ng kamatayan? Kasi hindi na pwedeng itama pa ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Mali na nga, papatawan pa natin ang pagkakamali, hindi na natin pwedeng tama ba yun? Kasi nga, di ba, buhay yung pag-uusapan natin din eh. Hindi naman buhay yan ng basta kung ano lang eh. Teka, gusto ko na, nais ko naman linawin, sino yung tinutukoy mo nagkamali dun sa puntong yun? Sino yung nagkamali? Di ba nga po, yung mga kriminal ay pumatay, isang pagkakamali. Tapos, itatama natin ng isang pagkakamali. Kasi pang pumatay, pagpatay tayo, oo, ganun. So parang, kung iisipin natin, parang hindi makatarungan para sa mga, sa tao. Sa bayan natin mga Pilipino. Ano masasabi mo? Sir, para sa akin, hindi naman mali na ipataw ang parusang kamatayan.
mali mo bang maituturing ang isang maaari siyang programa kung ito naman ay itinatadhana ng saligang batas? Oo. Hindi siya mali, sir, kasi unang-una maaari siyang ibalik ayon sa saligang batas. Kaya kung talagang mali ito, dapat tuluyan na itong pinagbawal ng ating saligang batas. Eh, dumadaan naman siya sa mahabang proseso, di ba? Yes, sir. Ngunit hindi pa rin tayo nakakasiguro dyan. Kasi kung sabi niya yung pagtuluda yan. No? Hindi pa rin tayo nakakasiguro dyan, kasi meron din mga kriminal na nabitay. Tapos, 10 years later, wala, nasende pala. Hindi na natin mapabalik yung buhay. Paano ba yun? Hindi na natin mapabuhay yung nakuha natin yung buhay. Oo, ano naman yung masasabi mo doon? Ita, unang-una, hindi yung pamahalaan kung ang nagbigay ng buhay sa tao. Kaya hindi tayo dapat na mapabalik. Paano yan, no? Hindi yung pamahalaan. Ganito yan, sir. Kunyari, may isang inosenteng nakatulad ng death penalty. Sir, ako, wala akong magagawa kasi hindi ko na may babalik yung buhay niya. Pero magagawa, malulungkot ako, sir, kasi buhay ang nasayang, wala naman siyang saran. Pero anong magagawa ko kung yun ang hatol ng Korte Suprema? Dapat ko bang questionin ang hatol ng ating Korte Suprema? Lumalabas naman na hindi naman lahat ng desisyon ng ating Korte Suprema ay mali. At ang gagawin ko, naniniwala kasi ko, sir, sa kredibilidad ng Korte Suprema pagdating sa pagbibigay ng hatol. Kaya kahit na nagkamali yun, sir, wala akong magagawa kasi naniniwala talaga ako, sir, na unang-una hindi lang naman isa ang hukom na nagbibigay ng hatol, sir. Marami ang mga hukom. Kaya, opo, sir, kaya mahirap magkamali ang mga hukom sa paghatol, sir. Naniniwala ko. Ako maaari yung magkamali man sila, pero marami sila nagdedesisyon. Opo, sir. Sir, yun ang abu eh. Meron pang mga case na ganun nga nagkakamali. Hindi pa pwedeng ang solusyonan muna natin ay yung kahirapan bago muna, isang tabi muna natin yung death penalty. Kasi kahirapan, nagkakos siya ng krimen. Krimen, o bakit ba natin papatapad ang death penalty? Dahil sa krimen na nangyayari. Kasi kahirapan muna, parang wala ng death penalty. So, na pinag-uusapan dito. Nagkakain na tayo. Nagkakain din na. Kasi init ng kape. Kasi darating ang bagong kape ngayon. Yan na. Islam pa, magbibigay lang po. Kaya, salamat. Salamat. Ito na silbi nito. Pero sa totoo na, may punto naman si Dexter doon. Kasi nga, yung Korte Suprema, halimbawa, may isa nagde-decision doon. Marami sinasabi. At saka isipin mo, pagka ang Korte Suprema, hindi na natin pinaniwalaan, saan pa tayo pupunta? Diba? Hindi na lang tayo pupunta kasi yan ang Court of Last Resort. Tama naman yun. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, magbabalik po tayo pagkatapos ng isa uling patalastas. Nakakala ko magsusuntuhan. Binabati ng Nero R. Joaquin National High School ang mag-aaral ito na si Maricar Oligario ng Grade 8 Section 1 at ang kanyang tagapagsanay na si Ginoong Rodolfo Miranda matapos niyong makuha ang ikalawang pwesto sa ginanap na Division Oratorical Contest sa Pilipino noong 28 ng Hulyo sa Division of Binan City. Maricar Oligario, isa kang natatanging Joaquinian. Ang pagbating ito ay hatid sa inyo ng The Joaquinian Chronicle Campus Media at ng Nero R. Joaquin National High School. Magbabalik kami sa kapihan sa Nero kapihan. So yun. Nainitan na ako eh. Inom ko na. Ganito na yung buto ko. Tatakang nga tayong dalawa. Kung kailan ba yung napanood. Tsaka tayo nagkakamit. Sa support pa tayo. Tapos ang mukha natin. Natawag niya Japan. Pero patalas na sa Sprite ng araw yun. Japan ka ba o hindi? Ganyan na yun. Pero sobrang init ng araw tapos hagat pa tayo. So, hindi mo usapan natin kasi init na nabanan kanina dito. Oo, kasi alam mo ko, di natin pinigilan yun talaga sasagot. Kasi kahit sa klase, magkalaban yung dalawang yan. Lalo-lalo na, di ba magkakaroon tayo ng debate sa ano? Debate sa Nerio. Sa department. Sa susunod na buwan, no? October, sir. Sa October. Sa susunod na buwan po, magkakaroon po kami ng debate dito sa Nerio. High school at sila-sila po ang magkakalaban. So yun, coach po silang dalawa. So, meron pang dalawang dalawa, yung dalawang kabinang sa kanilang pangkato, sa grupo nila. So ngayon, tuloy na natin yung sagutan nila kanina. Yung mga, saan ba tayo natapos kanina? Dun sa ano sir, sa may yung mga, nagsasagutan na rin sila eh. Oh, ano ba yung huli niyong pinag-usapan kanina? Sinasabi ko kasi niya kanina, yung kahirapan daw po muna ang mga pasunahin natin. Oo, kasi mahirap nga. Karatingan naman, kasi ang pinupunto mo ba doon?
karamihan kasi ng mga biktima, yung napapatawa ng parusang kamatayan ay mga mahihirap. Pati sir, ano, tingin ko naman sa script niya sabihin doon, kasi ano eh, kung wala namang naghihirap, walang gagawa ng krimen. Oo, diba, sir? Parang gano'n, pagka, ibig sabihin, pagka mayaman lahat ng tao, walang krimen. Walang krimen. Siguro, gano'n ibig sabihin, sir. Oh, sige. Sa passport salita niya. So, yun. Oh, teka, ipapaliwanag ngayon kung bakit mali yung kabila. Sino mo pagkabila? Paliwanag mo nga kung bakit siya mali. Ako, hindi naman ako naniniwala na ang kahirapan talaga ang pangunahin dahilan ng krimen. Kasi unang-una meron yung mga mayayaman tulad na ng gang rape kay Maggie de la Riva, di ba? Mga mayayamang tao ang gumawa ng ganung klase ng karumaduman na krimen. Yung mga mayayaman na nanggagahasa. Tulad nga na, di ba, karaniwan, mga mayayaman na punta sa bar para naabuse yung mga mahihirap. Tsaka yung bumibili na ecstasy, di ba? Karaniwan na hindi rin naman lahat ng gumagawa ng krimen ay mga mahihirap nating kababayan. Meron pa rin mga mayayaman. Minsan nga, mayayaman pa nangunguna sa mga sindikato na gumagawa ng mga karumaduman. Parang ibig sabihin doon, parang masyado namang pinakondina ni Stefan yung ano, yung... Ibig sabihin, kampi ba ang bata sa mga mayayaman? Sa mga mayayaman, hindi naman ganun pala ang mangyayari. No? Hindi naman sa ganun ang ibig ko sabihin, sir. Ang gusto ko lang ipahiwatig ay solusyonan muna natin yung kahirapan bago tayo magtatag ng panibagong batas. Kasi minsan ang kahirapan talaga yung... sinabi mo kanina, may mga mayayaman na nagiging rapist, gano'n. Pero kung titignan natin pa rin, mas malaki ang porsyento ng mga mahihirap na napapatawan ng death penalty. O kung ibabalik natin ang death penalty, bakit ba inalis yan dati? Di ba hindi naging epektibo sa ating bansa? Oo nga, hindi nga. Hindi siya naging epektibo. Panahon ni Fidel V. Ramos, panahon ni Estrada, hindi naging epektibo kaya inalis ang death penalty. Sa ngayon na makabagong teknolohiya na tayo, hindi pa rin niya magiging epektibo. Kailangan muna nating repasuhin ang judiciary system, repasuhin lahat ng batas. Yung mga naunang batas kesa dyan sa death penalty, repasuhin muna natin bago tayo magtatag ng panibagong batas. Ako naman, ay hindi ako naniniwala sa yung sinasabi akin. Siyempre. Hindi ka naniniwala. Siyempre, sir. Hindi ako paniniwala. Dapat, hindi ka naniniwala kasi iba yung pinaglalaban mo. Una-una, talagang dapat yun. Una-una, sinasabi niya na dapat muna nating unahin ang kahirapan. Ayusin natin ang kahirapan sa ating bansa. Ngunit naniniwala naman ako, mga kaibigan, naniniwala ako na ang death penalty ay makatutulong upang higit na tumaas ang antas ng kabuhay natin, mga Pilipino. Bakit? Kasi uubusin ito yung mga lintik na kriminal na bumabala sa utungan eh. Yung mga kriminal ako, mama. Sir, syempre, di ba, yung mga addict sa droga, uubusin talaga yan. Kaya parang kumbaga mas... Mayaangat nun yung antas ng kabuhayan ng dati mga Pilipino pag naubos na yung mga kriminal. Hindi naman ako naniniwala dyan. Kasi kung titignan natin yung panahon ni Fidel V. Ramos at Estrada, may mga droga rin dun, may mga rapist. Nabawasan ba? Hindi, mas lalong nadagdagan. Sa Estados Unidos, may mga bansang nagpapatupad ng death penalty. Pero kung titignan natin sa aking pagsasaliksik, na ang pinakamaraming porsyento ng mga krimen na nangyayari ay ang mga estado na merong death penalty. Kung gano'n, magiging makatarungan ba yun para sa ating bansa? Tingin ko hindi pa napapanahong buhayin ang death penalty sa ating bansa. Pasuhin muna ang mga naunang batas bago yan. So, ibig mong sabihin, hindi mo na dapat sa death penalty tayo mag-focus. Kailangan yung mga naunang batas. Mga naunang batas na kailangan yung basa muna. Kasi alam naman natin na walang perfectong batas. Pero may mga batas pa rin na kailangan muna natin bigyang pansin bago tayo magtatag. Pero, tanong ko lang, paano pag dumating yung panahon na ano na yung mga batas na yun? Parang na isa batas na sila. Nararapat na bang ipasa na yung death penalty? Depende pa rin yan sa panahon natin. Okay, sige. Pero tandaan natin na meron tinatawag tayo sa konstitusyon na ex post facto. No? Hindi mo pwedeng, halimbawa, nung panahon na may mga pangit, hindi pa bawal patayin ng pangit. Tapos, hindi na nakaroon ng batas na pwede nang patayin ng mga pangit, hindi ka makukulong. Ibig ba sabihin yung mga pangit, pwede mo nang patayin na hindi mo napatay noon. Di ba? Parang... Sir, nakakawalain namin na, sir. Hindi ba pwede? Halimbawa, meron isang krimen na hindi pa krimen. Hindi, biro lang naman yun. Meron isang krimen na hindi pa krimen, nung panahon na nagawa yun,
Pati tapos nagkaroon ng batas na nagpapataw ng parusa daw at ginagawa ng krimen yung bagay na yun. Ikaw ba na nakagawa ng krimen dati nung hindi pa nagagawang batas yon na bawal yung ginagawa mo, eh pwedeng parusahan dahil batas na ito ngayon? Yan ang tinatawag na exposed factor law. Hindi ka pwedeng parusahan sa bagay na naging na nagawa mo na nung panahon na yon ay hindi pa krimen yung nagawa mo. Mahirap yan kasi ano ko napupunan ako kasi lumalabas na ang death penalty ay parang kahit anong gawin natin dehado lagi ang mga mahihirap dyan kasi nga sinasabi ng mga laban sa death penalty paano makakakuha ng mga magagaling na abogado yung mga mahihirap, di ba no? Kasi ano eh, ang karamihan naman doon sa mga ano mga libreng attorney public attorney office, office. Ang karamihan naman doon eh, hindi nila ginagampanan ng ayos. Hindi naman sa hindi nila ginagampanan ng ayos. May mga kwento na tayo naririnig na pagka galing daw doon, ang gagawin doon ng abogado, eh, ano, aminin mo lang yun. Meron na, hindi namin sinasabi totoo-totoo yan, pero meron kami mga naririnig na gano'n. Parang ang pangit naman ng dating. Pero sana hindi totoo kasi nga, kasi ang pangit. Kaya parang yun yung naging punto dati, yung sa debate ninyo noon na sinabi ninyo na meron nga yung kalaban natin na sinabi na walang pagkakataon na mahirap na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero pwede na may pagtanggol kasi meron power, hindi yata alam mo yung nakalaban ninyo. Kaya gano'n. Kaya lang, ang problema, ang tanong doon, kina-question yung kalidad nung nagtatanggol na ibinibigay na libreng abogado ng gobyerno. Kaya sa madaling salita, nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa pagkuha ng tamang hustisya para sa ating mga mahihirap. Kasi, sir, karamihan naman sa mga tao sa Pilipinas may hirap eh. Kunti lang yung may, kung may mga mayaman man, mas lumang pa rin yung mga mahihirap. Hindi, ang punto kasi doon, Harvey, yung kasi kahit sa buong mundo, hindi naman talaga pwedeng maging mas marami ang mayaman sa mahirap eh. Kasi kahit mas, yun ang katotohanan sa buhay na kailangan mas maraming yung magtatrabaho kaysa doon sa magpapasweldo. Kasi papayag ba naman ikaw, alam ba, napakayaman mo eh, ikaw pa yung uutusan ng, yung kumbaga may amo ka. Mas gusto mo, ikaw yung amo, di ba? Pero ang punto doon, eto ang pinakamalaking contention kasi dyan. Pagka ibinalik ang parusang kamatayan, talaga bang naipapataw yung tamang hustisya? Katarungan. O tamang katarungan. Katarungan. Eh ikaw, sa palagay mo, pagka ibinalik ang death penalty, may ipapataw talaga yung tamang katarungan? Opo sir, tingin ko maipapataw talaga yung ating yung tamang katarungan para sa mga biktima. So, kasi po sir, maliban po dun sa public attorney's office, meron din po kasing mga abogado na tumutulong sa mga may hirap, yung mga private na abogado. Oh, yung mga meron po sir, meron kasi silang corporate social responsibility. Parang obligado sila sir na yung parang biglang pagkakawang gawa nila sir. Kahit walang bayad sir, tumutulong sila sir. May mga magagaling na abogadong handang magkawang gawa para sa mga may hirap nating kababayan. Kasi naniniwala ako sir na may pagtatanggol pa rin kung talagang walang kasalanan yung mga mahihirap nating kababayan. Sa bagay totoo yun, meron talagang tinatawag na yung ano yung mga abogado na yung mga dekampanilya. Na yan, napanunari, si Atty. Fortune, si Atty. Francisco. Opo. Di ba, nagugulat na ako, abogado siya nung ganun, ano, yung mga may problema sa na malaki sa abogado, yung mga mahihirap. Pero magtataka ka, bigla nagkakaroon dekampanilya ng abogado. Kasi nga, meron tinatawag na corporate social responsibility. At saka yung iba talaga dito, hindi lang basta CSR ang pinaiiral eh, kundi meron talaga silang likas sa puso na tumulong. Kaya nakakatawa naman na makita ang mga abogado na kagaya ito. Kaya lang, ang problema, ilan pa rin lang din yung mga ganung abogado. Pero nakakatawa pa rin kasi nagagawang bigyan pa rin ng tamang hustisya yung iba sa mga ating mga kababayan na mga mahirap. O ikaw, ano naman masasabi mo? Ano naman sir, hindi ako na parang hindi ako sumasang-ayon kasi nga, hantay ako, di ba? So, di ba? Wala ka magagawa. Wala ka magagawa. Okay, so, di ba? Lahat ng nasa Supreme Court ay tao. Di ba? Tama ako. Lahat ng tao talaga. Tama ba yun? Tao ba talaga lahat? Tao ba talaga lahat? Baka meron ayok doon. Hindi ako sa naman ako sa hindi naniniwala sa kredibilidad ng Supreme Court. Di ba lahat ng tao ay nagkakamali? Oo nga, maaaring. Maaaring magkamali. So may
posibilidad na magkamali ng paghatol ang Supreme Court sa mga krimyan. Oo, ano. Tama nga. Tao nga yun eh. Diba tulad nga ako ng ilang, magaling yung abogado, pero ay hindi magaling yung abogado. Tapos nagkamali pa din sa Supreme Court. Patay. Patay nga. Wala na tayong magagawa. Ano ka na ng letter injection? Hindi, sir. Tulad nga nang sinabi ko kanina, kung mahatulan man siya sa kasalanan hindi niya ginawa, ang ano, sa akin, malulungkot ako nun, sir. Pero hindi ko pa rin ko-questionin yun, sir. Kasi nga, marami namang hukom sa Korte Suprema. Kaya pag na kung magkamali man ang desisyon yung isa, marami pa rin yun, sir. Kaya naniniwala ko na kung magkakamali man ang Korte Suprema, napaka bihirang sitwasyon lang yun. Ayun na nga eh. Meron pa rin posibilidad na magkamali ang Supreme Court. So, meron bang possibility? So, ilalagyan na agad natin yung batas? Ibig sabihin, naghahanap si Ginoong Morris ng isang sistema na perfecto. Hindi naman sa ganun, sir. Ang gusto ko lang naman ay yung hindi masyadong naaapektuhan yung mga mamamayan natin yung pinto. At yung sinabi na rin niya ng Dexter, sir. Diba nga, yung tulad ng Supreme Court, merong mga nagkakamali sa kanila, kaso bibihira lang. So, ang ibig sabihin ni Dexter, na kung magkamali man ng disyo ng Supreme Court, parang malulungkot na lang siya sa magiging resulta. Kung sentiment nyo, parang wala siya magagawa, malulungkot na lang talaga siya. Kasi, Supreme Court yun eh. Kahit mali na siya. Malulungkot siya kasi abogado siya nung kabila. Pro siya, gusto niya mabitay. Malulungkot siya dahil mabibitay na. Pero hindi kaya magiging masaya ka rin naman. Magiging masaya ka rin. Nanalo ka eh. Nanalo ka rin. Nanalo ka rin sa kaso ko eh. Diba? Kasi para sa akin, pag siya eh. Kunyari ako yung abogado, sir. Tapos naipabitay ko yung kriminal na gumawa ng kasalanan dun sa aking kliyente, sir. Matutuwa ko, sir. Hindi dahil pinatay siya. Parang matutuwa ko, sir. Kasi isa yung paraan ng pagkamit ng hustisya para sa kliyente ko, sir. Ayan. Sige. Marami nang naipaliwanag ang ating mga resource speakers, resource persons tungkol sa panig ng sang-ayon at di-sang-ayon tungkol sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa Pilipinas. Nakakatawa naman kasi ito yung pinag-usapan sa debate sa 8 Amman de Magala Interschool Debate Challenge. Ano natin? Sinubaybayan namin. Sinubaybayan namin maigyan. Kasi doon namin nakita na parehong may punto yung dalawang panig. Opo. Pero meron isa lang dapat ang mananalo. Oh, hindi. Dahil yun ay isang kompetisyon. Pero sa pagdating sa usapan ng desisyon, pagdating sa kung ibabalik ba o hindi ang death penalty, isa itong napakalaking katanungan para sa ating lahat. Pero bago pabalik po kami para sa maging mga salita na manggagaling po sa amin bago po kami magpaalam. Pabalik po kami pagkatapos ng isang panalastas. Binabati ng Nueva Joaquin National High School ang mga mag-aaral nito na sina Dexter Torculas, Stefano Morris, Mika Jonathan at Ariana Marisiplon at ang kanilang mga tagapagsanay na sina Binibining Emma Marquez at Ginoong Rodolfo Miranda. Matapos nilang pag-arian ang ginanap na 8th Mayor Armand de Magila Inter-School Debate Challenge nitong 26 ng Agosto sa Alonte Sports Arena. Nakuha ng Neryo ang kampiyonato matapos natalunin ng mga paaralang Mamplasa National High School, Binyan Secondary School of Applied Academics at Jacobo C. Gonzalez Memorial National High School. Dexter Torculas, Stefano Morris, Mika Jonathan at Aliana Marie Siplon, ipinakita ninyo ang tunay na kakayahan ng Neryo. Mabuhay kayo! Ang pagbating ito ay atin sa inyo na The Joaquinian Chronicle Campus Media at ng Nueva Joaquin National High School. Binabati ng Nueva Joaquin National High School ang mga mag-aaral nito na nagmula sa Grade 7, 8 at 9. Gayun din ang tagpagsanay nila na si Ginang Almira Arciaga. Matapos nila ang pag-arian ng ginanap na Division Interpretative Dance Championship nitong 31 ng Agosto sa Division ng Binyan City. Sa mga Joaquinas na nagkampiyon sa Division Interpretative Dance Championship, mabuhay kayo! Ang pagbating ito ay atid sa inyo na The Joaquinian Chronicle Campus Media at ng Nueva Joaquin National High School.
Balik na pala. Nagpakita tayo ng kakayahan ng mga Wakinians kung paano makapag-debate. Pero ano po yan, wala pong practice yung mga yan. Parang inulit lang po nila yung kanilang pinagsasabi nila sa nakaraang laban nila. Sa debate. So, pero ngayon, nagpapalik na tayo, sir. Nagpapalik tayo. Sa... Sir, parang ano, practice ba lang ba yung sinabi ko kanina? Okay. Nagpapalik na tayo sa ano, sa kapiyan, sa scenario. Ayan. So, yun, sir. Napansin ko, dumadami na yung nakikig kape na wala na yung basa namin. Wala na ba? Akin na lang natira. Wala na yung basa na. Ginawa yung nakikig kape dyan. Hindi, kasi kaya nawawala yung basa ko dito. Yung basa ko lang natira kasi pag iinom ko na ko, may pinubog ako ulit. Ayaw ko gusto makikape dito sa tasa ko. Kasi lang, ganun ginawa ko. Ganun gagawin niyo, hihipan niyo. Okay, tayo magbabalik sa ating talakayan. Pero ang huli na po nating maririnig sa kanila, dahil tayo po malapit na magtapos ng ating programa, ay ang kanilang mga huling pananalita tungkol sa kanilang pinaglalaban. Ayan. Di ba parang sa panahon natin, ito yung panahon ninyo, yung ipinaglalaban niyo. Yung pinaglalaban ko. Ang una natin maririnig ay ang huling talumpati o pahayag ng di sang-ayon sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa Pilipinas. Stefano Morris. So, yung magandang araw muli sa ating lahat. So, ako bilang hindi sang-ayon sa pagpataw ng parusang kamatayan ay nailahad ko lahat ng aking mga argumento, lahat ng nakasulat sa aking talumpati. Nailahad ko ang mga dahilan kung bakit hindi dapat muling ibalik ang parusang kamatayan dahil meron pa tayong mga problema ang kinakaharap sa ating bansa. At hindi rin na itatama ng isa pang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Ang kabilang palig naman ay minsan na rin inamin kanina sa aming argumento na ang Supreme Court ay nagkakamali. So kung ilalatag natin ang parusang kamatayan sa isang batas natin, may posibilidad pa rin na magkamali ang Supreme Court. Kaya ako bilang isang hindi sang-ayon ay nararapat muna nating repasuhin ang judiciary system, repasuhin ang mga batas, na mga nauna pang batas bago pang death penalty, ang kahirapan na nag-uugat ng kriminalidad dito sa ating bansa. Kasi hindi rin sagot ang death penalty sa pagbabawas ng kriminalidad. Kasi mga nakaraang administrasyon ni Fidel, dating Pangulong Fidel V. Ramos, dating Pangulong Joseph Estrada, hindi naman naging epektibo ang death penalty. Ngayon pa, na sobrang daming na ng kriminalidad, dapat kahirapan muna ang subpuin natin. Kagaya nga yung sinabi ni Dilma Rousseff ng unang babaeng pangulo ng Brazil, kahirapan ang pinaka problema sa isang bansa. Kahirapan. Kaya ako bilang hindi sang-ayon, hindi talaga ako sumasang-ayon dahil marami pang batas na maaari pang repasuhin, meron pa tayong mga problema na dapat pang solusyonan bago natin ilatag yung parusang kamatayan na yan. Hindi pa napapanahong buhayin ang parusang kamatayan o death penalty sa ating bansa. Maraming salamat kay Stefano Morris sa kanyang sayak sa kanyang di pa sang-ayon sa pumabalik ng death penalty. Pakinggan naman natin ang huling talumpati o huling sasabi pahayag. Parang huli, mga mamatay na ko. Ang huling talumpati o huling pahayag mula sa panig ng sang-ayon na dapat muling ibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas, Dexter Torgolas. Magandang araw ulit sa ating lahat. So mula kanina hanggang ngayon ay marin pa rin ako naninindigan na dapat nating muling ibalik at buhay ng death penalty sa ating bansa. Dahil ito ay napapanahon na dahil sa paglaganap ng iba't ibang mga krimen. Maliin pa rin ako naniniwala na hindi sapat ang reklusyon perpetua para dito. Unang-una dahil naniniwala pa rin ako na ito ay makatarungan. Tulad niyan, nasusulat ito sa saligang batas na maaari itong muling buhayin. Kaya may basihan akong masasabi na ito ay hindi mali at ito ay maaari pa rin makatulong upang mas maiangat natin ang kabuhayan at ng ating mga kababayan Pilipino. At hindi rin naman hindi ako naniniwala na dehado ang mga kababayan nating mahirap dito dahil ito, meron yung public attorney's office tsaka meron pang iba't ibang mga abogado na handa namang tumulong para sa lahat. At naniniwala din ako na
Ang death penalty ay isang paraan ng pagpapakita ng katarungan. Tulad nga ng kasabihan na justice delayed is justice denied. So, ito ay isang pagpapakita na ipinapatupad natin ng katarungan. Ngayon naman, para naman sa aking puntos, na ipaliwanag ko ng maayos lahat ng aking mga argumento. Ipaliwanag ko lahat ng aking mga argumento at nabigyan ko ng paliwanag, magagandang paliwanag ang bawat proposisyon na aking binibigay, mga batas at iba pang mga halimbawa. Samantalang naman, lahat naman ng katanungan na ibinigay niya, lahat ng mga proposisyon na ibinabato niya sa akin, ay akin namang nasagot at nabigyan ng katugunan. Kaya ngayon, naniniwala pa rin ako na hindi sapat ang reclusion perpetua dahil tulad niya na sinabi ko kanina, maraming mga tao ang nakakalabas ng kulungan, maraming mga bilanggo, parang hindi ito mabisa para maipataw ang katarungan. Kaya ngayon, naninindigan pa rin ako na dapat nang ibalik ang death penalty sa ating bansa dahil ito ay makatutulong sa pagsugpo ng kadiliman na lumalagana. Yes, kadiliman na lumalagana sa pamamagitan ng mga krimen. Para ngayon, madilim. Kaya sa lahat nito, maraming salamat. Yung kapamagitan. Yan po ang aking mga panawin sa kauna-unang episode, ng pilot episode ng Copy and Scenario. So, sir, natutuwa lang ako kasi talagang pinagandaan ng ating guest. Meron talaga siyang mga kasihan. Totoo lang, yung kanyang pinagandaan niya talaga. Kaya dapat pahalagaan natin ito mabuti. Kaya importante sa akin. Kaya kami magpahalagaan sa mga guest namin. So, yan. Kaya sa susunod na episode, abangan ninyo, magkakaroon po kami ng mga panauhin. Iba't ibang panauhin po. Meron po kami panauhin ng mga politiko, edukador, meron mga profesor sa kolehiyo, sa senior high school. At kung sino man na aming pwedeng mahatak dito, kasi sa totoo lang, minsan wala na po kami mahatak. Kaya ito na lang po, pinagtsagana lang po namin. Hindi, ito po ang kalidad ng mga estudyante dito sa Mary R. Joaquin National High School. Isa po sa mga layunin ng aming programa, kaya ko po naisipang magtayo, magkaroon ng ganitong palabas, ay dahil para magkaroon po kami ng bagong pananaw sa amin ng pamayanan at ang iba pong mga paaralan, dahil akala po nila, ano ba, magbibigay ka ba ng kape? Akala ko may kape kayo. Para maipakita po namin na mayroon po talaga maibubuga ang aming panalo. Tulad nga nung nakaraang debate, di ba? Nag-champion tayo. Tinatawag nga tayong Dark Horse. Oo, kami. Ay, ako nagbingab niyo. Dark Horse, tapos Joaquinian Blitzkrieg. Kasi yung lightning attack. Ganun talaga kami. Hindi dahil sa pinagyayabang namin ng sobra, natutuwa lang kami kasi, kumbaga, ang talento kasi ng mga bata, hindi lang naman sa amin para lang, kundi pati sa iba, ay marami po, kailangan lang pong madiskubre. At ano sir, special mention din, yung Magdalena. Oo, yung Magdalena. Champion din sila. Oo, nag-campion ng aming grupo sa interpretive dance sa high school. Yung technical director natin kasi doon. Yung technical director na minsan makikita po ninyo sa screen, yung laging hindi ko lang napapanood ninyo. Pero yung aming pong taga-timpla ng kape, wala pong silbi ang pong taga-timpla ng kape. Excuse lang po, bibigyan lang pong kape. Kaya na pa yung tinitikman yung mga kape namin. Kaya ganun po ang pangyayari sa amin. Abangan po ninyo ang aming mga susunod na episode. Sigurado naman po marami kayong mapupulot na aral dito. Kahit po minsan, walang kwenta po ginagawa namin dito sa inyong paningin. kami po ay parang nag-trip lamang. Sa totoo lang po, ginagawa ko rin po ito para mabigyan po ng pagkakataon ng mga estudyante ko dito sa aming grupo na matuto ng mga simpleng pamamaraan kung paano magkakaroon ng isang TV production. Kaya nga po, pinili ko po sa araw nito na makapaglunsad ng kauna-unang TV show. Siguro, kauna-una ito sa buong Binyang, baka buong Laguna pagdating sa high school, high school level. Kauna-una din ito sa'yo, walang kape. Kauna-una, walang kape. Walang tubig. Walang tubig. Walang ng tubig. Disappointed, sir. Sir, papapakit. Wala ka pa ba napapakulo dyan? Okay. Kami po ay magbabalik sa susunod na linggo para sa isa na lamang makabalang talakayan. Bago tayo magtapos, ha? Bago tayo magtapos, ha? Magpapasalamat ako sa nagandang sa outfit, sir. Bumili na outfit. Bumili ako ng outfit. Nagpapasalamat ako dun sa makeup. Hindi na pa ako nagbabad sa punerarya. Nagbabad talaga ako. Ay! Sa makeup
designer ko, si Jean Rose. Tapos si Jean stylist ko, ang galing niyang mag-ayos ng buhok. Binabati ko rin yung advisor ko sa mga bata. Tsaka PLE teacher ko, si Ong Gomez. Tsaka yung walang kakwenta-kwenta namin, ano, taga-timpla ng kape. Okay, si Jack Jack. Also known as Jackpot. At gusto sa FB, Jackpot. Jackpot. Tsaka si Dave Ondevilla na aming technical director na bigla na lang naging technical director kasi dumating dito. Nagkataon na. At ang bago si na kumukuha po ng aming video na si R. Gabriel Bartolome na kanina lang ay gusto magpa-makeup kasi akala na may makeup kukunan din siya ng video. Pero mamaya-maya po makikita niyo siya dito sa screen. At sa kararating lang na si ano, Carl Brian Ignacio. Oh, yun lagi nakangiti, kasaka-saka po. Pagkarating nga, nagkapi agad. Team niya. Manakakasindi si video, nagkapi ka agad. So yan, magbabalik kami ha. Magbabalik kami sa susunod na linggo, di ba? Linggo, iba yung topic, ibang guest. Iba yung topic. Ibang topic, ibang guest yun. Baliktad, sila naman, ito naman ako budo. Zero lang. Salamat sa inyo, mga mahal ko sa kase. Salamat rin sa tatlong kape. Hindi na ako makakatulog ito. Kasi may din ka pa kayo lang sa Trunella. Maraming salamat sa Trunella. Maraming salamat dyan. Para laban sa lamok to eh. So yun. So ano, napansin nyo na ano, na ang ganda ng kuha sa amin ngayon. Gawa natin ilaw. Nag-ailaw. Yung pinagandaan namin itong, pinagandaan lalo na ni Sir. Itong palabas na to para maisa katuparan lang. So yun. Kaya sa susunod na linggo, abangan ninyo ang susunod na episode. Ay mga susunod na guest. Malay nyo. Artista na yung sunod namin na guest. Oo, diba? Artista na. Yes. Ay, artista na kayo nyo. Ay. Hindi. Sana sa susunod na linggo ay may episode pa kami kasi mapaglaban ito na po yung pala may patigil na ito. Hindi naman nyo. Bago po kami magpala tapusin ang aming programa sa oras na ito ay nais ko po magpasalamat sa aming matulungin at very supportive na principal na si Miss Judy Ann. Hindi natividad kasi kung dito dahil sa kanya ay hindi po magiging matagumpay ang Larry R. Joaquin National High School. At kasama na rin po ang aming mga kaguro na talagang nagbibigay ng kanilang suporta sa aming grupo at sa lahat po ng lumalapag para sa kagalingan ng Larry R. Joaquin National High School. So, di ba nga, nanalo si Debate, nag-champion sa Magdalena at marami pa tayong susunod na papanaluhan. Oo, parang yung video mo na. Ganun pa, maglalasyo na tayo. Hintayin kami sa Buanga del Norte. Hintayin nyo kami dyan. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay. Sabi ko mabuhay. Sabi ko, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Larry R. Joaquin National High School.